mapapansin mo mga loves, nagiging mapula yung labi natin. So, i-scrub mo lang siya ng dahan-dahan para matanggal yung matted skin na meron sa labi mo or yung mga pangitim. Hi loves, it's Mima. So, ngayon, meron akong good news sa inyo. Alam ko marami pa din sa inyo ngayon na maitim yung labi kahit hindi naman na nigarilyo. Kaya kung ikaw, meron kang maitim na labi, itong gusto mong maging mapula yung labi mo. So, panoorin mo tong video kasi i-share ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng gamitin din sa natural na paraan na hindi ka mapagastos. So, kung ngayon, tinatanong mo kung bakit ka nagkaroon ng maitim na labi kahit hindi ka naman na nigarilyo. So, merong maaring dahilan niya na iba. Maaring yung dahilan dyan is yung pagiging stress, medikasyon, pwesyong medikal o mga produktong ginagamit na sanhi ng pagkaitim ng iyong labi. Pero huwag mag-alala kung meron kang maitim na labi ngayon kasi meron namang mga solusyon o mga home remedies na pwede nating gamitin na makakatulong sa inyong maitim na labi. So para maging mapula yung maitim na labi, so pwede nating gamitin yung paggamit ng kalamansi, coconut oil, at saka yung paggamit din itong asukal. Para sa mapulang labi, kailangan mo lang ishiwain itong buong kalamansi. And ito na siya mga loves, yung kalamansi. So, pigain mo lang siya, tapos lalagay natin siya dito, yung katas nito. So, maganda itong gamitin itong kalamansi o limon dahil meron itong natural na bleaching o pampaputi ng labi o dark spot. And then, ayan mga loves, kukunin lang natin yung buto nito. So, next ating gawin is kukuha tayo ng isang kutsarang asukal. So, mas maganda pala na asukal yung kulay puti yung gagamitin para mas pino siya. Pero meron lang tayo is itong kulay na brown asukal. So, ipaghalo lang natin to. And then, para mas maging malambot yung pag-scrub natin, so, kailangan natin din paghaluan ng coconut oil. So, kukuha lang din tayo ng isang kutsarang coconut oil. Paghalo natin to. So, ito, nabili ko lang to sa Watson, itong coconut oil. So, kukuha lang tayo ng isang kutsarang coconut oil. Tapos, ito yung ipaghalo natin dito. So, paghaluin mo lang siya. Kailangan mo lang itong paghaluin. Itong coconut oil, limon, tsaka yung asukal. So, isang kutsarang limon, isang kutsarang asukal, tsaka isang kutsarang coconut oil. Ito, after mo siyang paghaluin, pwede mo na siyang ilagay ng dahan-dahan na ikuskus mo siya dito sa inyong labi para matanggal yung mga dead skin na meron sa labi mo. So, i-scrub mo lang siya ng dahan-dahan para matanggal yung mga dead skin na meron sa labi mo or yung mga pangitim. So, ayan, nalagyan ko na yung dito at yung mapapansin mo mga loves, nagiging mapula yung labi natin. Ganun siya kaganda pag ginagamit mo siya kasi after mo siyang i-scrub or mabanlawan yung labi mo, magkakaroon ka ng malambot at mapulang labi agad. So, pwede din pala kayo gumamit ng homemade na honey scrub. So, ito naman yung gawa sa honey at pinaghalong asukal. And ito, pag ginagamit mo siya, napakadali lang din kasi kailangan mo lang itong dahan-dahan na ikuskus sa mga labi mo at saka mo na din siya banlawan. Effective din to pag ito yung ginagamit mo kasi magiging smooth din yung balat mo dito sa labi pag honey yung gagamitin mo. So, pag ginagamit mo yung mga to, kailangan na iwasan na ma-expose ang yung labi sa araw. So, kung ikaw, kung gusto mong magkaroon ng bonggang mapulang labi, so, meron pang ibang mga tips at paraan na gusto ko i-share sa inyo na pwede nyong gamitin kahit nasa bahay ka lang. Tulad ng paggamit ng asukal at butter scrub, maganda ang asukal gamitin kasi ang asukal ay exfoliant at para tanggalin ang dead cells sa ibabaw ng iyong labi. So, ang butter naman maganda siya kasi ang butter naman ay mag-oil siya dito sa inyong labi. Kung kailangan mo lang dito is gumawa ka ng asukal at butter paste. Pag gagamitin mo naman to, kailangan mong paghaluin ang isa at kalahating kutsarita ng asukal at isang kutsarita ng butter. So, kailangan mo dito i-scrub siya sa labi mo tapos banlawan at pagkatapos ay lagyan mo siya ng lip balm. Pero kung wala kang lip balm, pwede din na gamitin yung petroleum jelly. So, kapag walang butter, pwede ipalit pala ang langis ng niyog. At kailangan mo itong gawin ng 2 or 3 beses kada linggo. So, kung ikaw meron kang honey ngayon, pwede din naman nalagyan ng honey ang iyong labi. So, kailangan mo lang itong patuyuin at hayaan lang ito magdamag. So, ngayon, i-share ko naman sa inyo yung mga tips para gumanda or maging mapula yung ating labi. So, unang-unang tips is kailangan mong uminom ng 8 or 10 baso ng tubig araw-araw para laging malambot at hydrated ang ating labi. Next naman is pumili tayo ng mga lip balm na meron siyang mga SPF
para proteksyonan ang labi sa uvulae. So next naman is kailangan nating pumili ng mga lipstick. So kailangan natin tingnan kung meron siyang glycerin o vitamin E. So kung ikaw mahilig ka sa mga matte na lipstick, so kailangan muna na maglagay muna ng mga lip balm bago ito gamitin. Kasi yung mga matte lipstick kasi ay nakaka-dry siya ng ating labi. So next naman is kailangan na hindi niyo siya basain ang iyong labi sa inyong laway. Dahil ito ay nakaka-dry lamang ng ating labi. Ang laway kasi ay meron siyang digestive enzyme o pantunaw. And then next naman, kung meron kayong coconut oil, pwede din na imasahe yung coconut oil dito sa labi nyo. Dahil nakatulong yung coconut oil na tanggalin yung mga lines at wrinkles dito sa inyong labi. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga ilang mga paraan kung paano maiwasan ang pangingitim ng labi. So unang-una is magpahid ka ng pinaghalong coconut oil at almond oil sa labi bago matulog. So next naman is magpahid ka ng pipino sa labi sa loob ng 5 minuto araw-araw. And then next naman is magpahid ka ng lemon sa labi gabi-gabi bago matulog. And then next naman na pwede nyong gamitin is patakan ng olive oil ang iyong labi at masahin ito gabi-gabi bago matulog. And kung ikaw naman, kung nais nyong panatilihin na mapulang labi, so ugaliin yung masahin ng coconut oil ang iyong labi. So next naman is kailangan mo din na kumain ng mga prutas at gulay dahil makabuti nito upang makamtam natin yung mapupulang labi. And then, ikaw kung gusto mong maging makula yung labi mo, so iwasan mo na yung paninigarilyo at ang paggamit ng lipstick dahil ito ay yung mga sanhi ng pagkakaroon ng maitim na labi. So ngayon, kung tinatanong nyo naman kung bakit nangingitim yung ating lips or ating labi, so alam nyo ba na ang pigment na tinatawag na melanin ang nagbibigay ng kulay sa ating mga labi? O pag mas konti ang melanin, mas mapusyaw yung ating mga labi. Pero pag marami naman yung melanin dito sa labi natin, so maaring mas maitim ang labi natin. Kung sa balat naman, kung nagpo-produce naman ng maraming melanin yung ating balat, so ito naman yung tinatawag na hyperpigmentation. Ito rin yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pikas dito sa ating balat. And ito din yung karaniwan na tinatawag na age spots at sanhi ito ng madalas at matagal na pagkababad sa araw. So alam nyo ba na hindi lamang pwedeng kutis lamang yung maaring tablan nito kundi pati na rin yung ating labi. So alam nyo ba na ilan sa mga maaring dahilan ng hyperpigmentation ay dahil sa paninigarilyo at ilang mga medication at kondisyong medical. So alam ko marami pa rin sa inyo hindi pa nakakaalam kung bakit bigla na lang naging maitim yung labi mo. So alam niyo ba na isa sa mga dahilan din ng pagkakaroon ng itim na labi ay ang paggamit ng matapang na sabon sa mukha. Kasi since na manipis yung skin natin dito sa ating labi, so kapag naarawan ito, nangingitim ito. So ayun yung mga tips at paraan. So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung mga pangkaraniwang problema sa ating mga labi. So isa sa mga problema kung dry yung ating labi, so nagsusugat yung gilid ng ating labi. So kung pansin mo, nagda-dry na siya or nagsusugat yung labi mo, so kailangan mong lagyan ng madalas ng lip balm ang iyong labi. Ikaw, nagbabalat yung labi mo. So maaaring ito ay allergy sa lipstick na ginagamit mo o toothpaste o di kaya sa iniinom mo na gamot. So kung pansin mo nangangati yung labi mo or merong kasamang rashes, sumari mo ng kumonsulta po sa inyong mga dermatologist. So kung ikaw naman meron kang mga wrinkles sa may bibig, so kailangan mo tong lagyan ng mga moisturizing cream at umiwas sa araw. Then itigil mo din yung paninigarilyo. Ayun yung kailangan mo mga loves para pangalagaan natin para maging maganda yung ating mga lips. So, ayan yung mga pwede nyong gamitin na pwede nyo lang gawin sa bahay. And sana nakatulong sa inyo itong mga tips na ito upang matanggal yung itim sa labi mo or para magkakaroon ka ng malambot o pulang kulay na labi. And kung ikaw meron kang pang mga tanong na hindi ko pa nabanggit sa video na ito, so i-comment mo lang sa baba. And sana nakatulong ito sa inyong video na to. At kung pansin nyo nakatulong siya, so huwag kalimutan na i-follow nyo na ako sa aking Facebook and Instagram, YouTube channel. And huwag kalimutan na i-like and i-share tong video na to. So ayun lang, bye!